Kumusta, Master? Sa araw na to ay tuturuan kita kung paano ka makakakuha ng CDE Certificate o Comprehensive Driver's Education Certificate sa pinakamabilis na paraan. Sa mga hindi pa po nakakaalam at wala pang ideya tungkol dito sa CDE o Comprehensive Driver's Education, mga Master, dapat mo itong malaman dahil ito ang isa sa pinakapangunahing requirements bago ka makapag-renew ng iyong driver's license. May mga ginawa na rin akong video tungkol sa CDE. Kung gusto mo yung mapanood, Master, pagkatapos mong mapanood ang video na to, ilalagay ko na lang ang link sa description box. Kung interesado ka sa mga gantong klaseng video tutorial tungkol sa pagmamaneho at mga updates na galing sa LTO, ay inaanyayahan kitang i-like at subscribe ang channel na to para every time na mag-upload ako ng mga tutorial videos na gaya nito, is updated ka. Alright mga Master, so wala nang intro-intro, ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang cellphone mo at maghanap ka ng stable na internet. Ang una mong dapat gawin ay pumunta ka sa Google ng telepono mo. Mga Master, Google lagi yung ginagamit ko dahil para sa akin mas accurate to. Tapos sa search bar, i-type mo lang yung ltoportal.gov.ph at dito ka na dadalahin ng browser mo. Tapos sunod mo naman i-click itong LTMS online portal. Pag na-click mo na yan, makakapasok ka na sa official website ng LTO portal. Sunod mong pindutin yung login sa baba. Tapos, dito ko na dadalahin ng portal. Ilagay mo lang ang email o username na ginawa mo. Tapos, yung password. Sa mga hindi pa nga po pala nakakapag-sign up sa LTMS portal, may ginawa na po akong video para dyan. So, iwan ko na lang po yung link sa description box para mapanood nyo mamaya pag natapos nyo ng panuorin ang video na to. Sa mga magtataka, mga Master, kung bakit puro malalaking letters lang ang lumalabas dito, naka-auto caps lock po kasi yan. So, yung lalabas po dyan sa username nyo at dyan sa password na ginawa nyo ay puro malalaking letra po lahat. Pag okay na, pwede na natin pindutin mga Master ang sign in. Tapos dito ka na dadalahin ng portal mo. Bale, ito na nga pala mga Master yung homepage ng LTMS portal natin. So, sa baba, makikita nyo yung licensing, yung transaction, at iba pa. So, ang pipindutin natin dyan ay itong hugis toga sa taas na bahagi. Kapag naklik na natin yung hugis toga na yan, ito na Master yung lalabas. So, marami kang makikitang option dito pero ang pipiliin lang natin ay yung CDE Online Validation Exam dahil magre-renew lang naman tayo ng ating mga lisensya. Pero kung sa palagay mo ay kulang pa ang kalaman mo bago ka mag-exam, pwede ka rin naman munang tumungo dito sa Driver's License Renewal Course para at least Master busog ka na sa kaalaman bago ka mag-exam. Okay, so pag naklik mo na yan, dito ka na dadalahin ng portal mo. Dito Master, yung CDE Online Validation Exam. So dito, mababasa mo kung ilang items ang exam. So meron itong 25 questions at 50% ang kailangan mong makuha na tamang sagot dito. So kailangan mo makakuha mga Master ng at least na 13 na scores. Tapos walang time limit ang pagsagot sa bawat katanungan. Kaya mabibigyan ka ng pagkakataon at panahon para mapag-isipan ang tamang sagot. Pag nabasa mo na yan, pwede mo nang pindutin ang start exam. Pag napindot mo na yan, dito ka na dadalahin ng portal. Sa bahaging ito naman mga Master ng portal, pwede kang mamili kung gusto mong English ang exam at pwede rin namang Tagalog. Kapag nakapamili ka na, pindutin mo lang Master at dito ka na dadalhin ng portal mo. Okay, CDE exam question number 1. Saan napupunta ang mga sinisingil na pera mula sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC? Ang unang pagpipilian, ang mga nakokolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada. Ang pangalawa naman, ang mga nakokolektang pera ay gagamitin pampasahod sa mga traffic enforcers. Ang pangatlong pagpipilian, ang mga makokolekta na pera ay gagamitin sa pagpapagawa ng mga dike at dam. Pag nakapili ka na ng sagot, Master, ay pwede mo nang pindutin ang next at dadalhin ka na ng portal sa susunod na katanungan. Alright mga Master, so sundan mo lang yung ginawa natin sa question number 1. Lahat ng proseso ay kaparehas lang nun hanggang makarating ka sa 25 katanungan. Kapag natapos mo ng sagutan ang lahat ng yan, ituturo ko na sa iyo sa bandang dulo ng video na to kung papaano mo makukuha ang certificate mo. Siya nga pala mga Master, ang mga lumalabas na katanungan dito sa video na to ay aktwal kong sinagutan sa LTMS portal ko. So mga Master, pwede mo itong gamiting basihan o guide sa pagsasagot mo sa aktwal na exam pagkukuha ka na ng CDE certificate. Dito sa number 3,
Kung mapapansin nyo, magpapalit ako ng sagot dito. Mga master, pwede kang magpalit-palit ng sagot kung halimbawang hindi ka sigurado sa unang napindot mo, kagaya ng ginagawa ko dito sa number 3. Kung halimbawa naman na diskumpiyado ka sa sagot mo sa huling katanungan, ay pwede mo yang balikan, mga master. So pipindutin mo lang yung back arrow at mababalikan mo na yung huling tanong para malagyan mo ng tamang kasagutan na gusto mo. Thank you.
Alright mga master, so nasagutan na natin lahat ng katanungan at ito na yung sunod nating makikita. So congratulations, naipasa mo ang CDE Online Validation Exam na may markang 92%. So ganyan lang po yan mga master. Ang susunod nating gagawin ay pipindutin naman natin tong print certificate para makita natin yung certificate ng CDE examination. Pag napindot na po natin yan, ito na yung sunod nating makikita sa screen. Pindutin lang po natin ulit yung nakasulat na open. Then, ito na po yung sunod nating makikita. Then, ang next step po is click lang natin yung nakasulat na download. Yung makikita nyo po dito ay download again dahil na-download ko na yung certificate ko. Then, hintayin lang po natin at ito na yung sunod nating makikita. Ayan mga master, so nag-open na po at lumabas na yung resulta at yung certificate ng CDE examination natin. So pwede na po natin ito magamit para makapag-renew tayo ng ating mga driver's license sa Land Transportation Office. Alright mga master, dito na po muna nagtatapos yung maiksi nating video. Sana nagustuhan nyo. Pakishare naman mga master para marami pa tayong matulungan. Lagi po natin tandaan, ingat po tayo lagi sa daan and God bless.